Yo, what's up sa inyo mga tol? Ito ay unang biyahe ko ngayon. First ride. Tapos may booking na pumasok mga tol. Bali, alas 6 po ako nag-open. Tapos pinasukan naman agad ako ng booking. So ito yung booking mga tol. So bali, 6:13 mga tol. Pinasukan tayo ng papuntang Binangonan. Doon sa Binangonan mga tol, mula dito sa Taytay. So yun lang mga tol, 477 na akin. So bali ang babayaran niya ay 604. So yun mga tol, first ride, first trip. Una, alas 6 ng umaga. Tingnan natin kung magkano ikitain natin ngayong araw na to. So yun na mga tol, nayatid na natin yung pasayaro natin. Ang malupit pa nun, sakay pa yung bayo ko, na hindi nila alam na ako pala yung nasakyan nila. So ito mga tol, nandito na tayo sa Binangonan, Rizal. So ayan, nandito na tayo sa Binangonan. Mag-aantay tayo ng booking. Siguro gagapang na ako papunta rito sa Angono. Kasi dito sa Binangonan, wala ganong booking. Swerte yan lang. Dito, pulang-pula rito. Dito ang bakbaka, no? Madugo labanan dito. Yung pula kasi, ibig sabihin yan, ano po yan, marami pong pasahero dyan. Kumbaga, malakas ang booking dyan banda. Pero dito, wala ganong. Wala naman talaga ganong booking dito. So, ang gagawin natin, gagawin nyo mga tol, kung kayo man, gagapang na kayo unti-unti. Dahan-dahan lang. May papasok at may papasok dyan mga tol. So, ayan. Bali, ang oras ay 7:31. Na-pick up natin siya. Ano? Na-pick up natin ay 6:07 pumasok yung ano niya, booking niya. So na-drop natin siya ng 7:30. Ayun, mga mahigit sa oras din mga tol, malayo rin kasi yan. Andito kami banda oh. Taytay, layo rin, tapos matraffic pa. So ayan, tingnan natin kung makakamagkano tayo ngayong Lunes, buwan ng March. Okay. Hello sa inyo mga tol, andito ako ngayon sa SM Angono. Yun nga lang, pinasukan ako papunta, pabalik naman ng Binangonan, pambira talaga to siguro po. Walang booking dun mga tol, pabalik. Kaya nga bumaybay ako papunta rito eh. Mga tol, papunta siyang Binangonan. Andito ako sa Angono ngayon eh. 2 km pickup location, saka 7 minutes lang ang kanyang estimated. Galing na ako dyan eh. Cancel ko na lang to. Required naman sa amin mag-cancel mga tol. Wala namang problema eh. So kailangan, huwag ka lang cancel ng cancel kasi kapag bumaba yung completion rate mo, dito kasi nakikita yun mga tol eh. Ito po yung completion rate. So dapat hindi ka bumaba sa 85%. Pag bumaba ka dyan, bumaba ng bumaba, maano ka po, mapupos o kaya hindi ka makabiyahe, masususpindi ka. So ingatan nyo mga tol yun ha. Pati yung driving habit nyo mga tol, kailangan huwag yung pakadyot-kadyot. Pag nireport kayo ng pasahero, bababa po ang inyong rating sa driving. So ito yung job ko, ayun, 23 rides pa lang ako ngayong buwan na to. Since March 1. So ano mga tol, abang-abang tayo nito. What's up sa inyo mga tol, hapon na. So nandito ako ngayon sa Quezon City. So bali, grabe yung nangyari sa akin mga tol. Medyo mahina ang kita ko ngayon kasi nga, mula pa naman Binangonan, nilakbay ko tapos taytay na ako nakakuha. So bali alas 9 na, mula alas 7 na drop off ko yung pasahero, tapos alas 9 na ako nakakuha mga tol. So ito yung record mga tol ano. So bali mga tol, bali 5:42 na. So nagset din na po ako pa uwi mga tol, papuntang Binangonan. So papasukan ako niya ng Pasig, Kainta o kaya taytay. So bali ang kinita ko lang ay 3,396. So meron din akong tip mga tol sa 200 mahigit. So kung may kita nyo rito mga tol, may kita nyo rito, ito yung pinasukan ako alas 6, tapos alas 7 ko siya na-drop. Tapos pinasukan ako ng diba, yung pabinangonan, kinansel ko yan. Ayan o, alas 9 na yung kasunod. Mula alas 7, alas 9 na mga tol, pinasukan. So na-ibiyahe ko na yan sa may taytay anak pawis pa, Bloodway.
4,453. Subalik, ang ginita ko ay 3,396. Mga tol, yan po. Yan po yung exact na kinita natin, mga tol. 3,396. Ngayon, magsiset di ako, mga tol. Kumbaga, sa totoo lang, kota na ako dyan sa 3,000. Kasi yun lang naman talaga ang kota ko eh. 3,000, 4,000. Pero, tingin ko makaka 4,000 tayo nito, mga tol. So, ayan. Bakbak ulit, mga tol. So, ayan, mga tol. Bababa tayo ng Mandaluyong. Kasi nandito tayo sa may Quezon City, Aurora Boulevard. Bababa tayo ng Mandaluyong, mga tol. Kasi kapag hapon na kasi, o kahit tanghali, wala na po kasing booking dito eh. Pahirapan na. Pagatsyambahan na lang talaga siya, mga tol. Saka isa pa, nakaset destination ako. Kaya ko lang naman ginagamit yung set destination, lalo na kapag pauwi na. Kaya nga, babala ko sa iba, kapag magsiset destination kayo, sigurado nyo lang pauwi na kayo, mga tol. Kasi kapag hindi, nagamit nyo yan at naubos, baka hindi kayo makauwi. Babatuhan kayo ng palayo, palayo ng palayo. Kaya nga, ako, mga tol, nagtitira talaga ako ng set destination eh. So bali, meron akong dalawa pang natira, kasi yung dalawa nagamit ko na. So ito ngayon, pababa ako sa Quezon City, tsambahan na lang. Sana nga pasukan ako pagdating sa Araneta eh. Ano, pag dumating ng Araneta, sana pasukan ako. Pero sa ngayon, wala pa. Mula dito hanggang Mega Mall, 6 kilometer. Okay lang naman. Lalo, Mega Mall kasi ano yan eh, kumbaga, andyan kasi yung business area, mga call center, SM, lahat nandun. Kaya kapag gusto mong pauwi, kung saan ka man, malapit ka sa, nasa Quezon City ka, baba ka ng Mega Mall, Mandaluyong, mga tol. Andyan yung pinakamaraming booking. Dito kasi sa Quezon City, pambira, mahirap ang booking dito, maganda kasi transportasyon dito eh. Hindi kagaya sa Pasig, hindi kagaya sa Paranaque, hindi kagaya sa Las Piñas. Sa mga bandang south, magaganda yung ano dun, booking dun, area. Kaya nga ang paborito ko pa dun ang ano, area. Pero kung sa Taytay, maganda rin ang booking dyan. Pero pagdating sa Binangonan ng Uno, pambihira. Natenga ako ng halos 2 oras dun. Akalain mo, mula first booking ko, alas 6, alas 7 ko na drop. Pag ginapa ko, mula Binangonan, tapos taytay ulit ako nakakuha para ako naglagar eh. Pambira. Siguro charge experience na yun, mga tol, kasi nga first time ko lang pasukan ng Binangonan ng maaga pa. Kaya susunod, kapag maaga pa, hindi ako kuha ng ano, mga Binangonan, hindi ako kuha. Yung kasama ko malupit, alas 10 pa lang naka 3.5 na. Marahin na siya. Malupit kasi siya, napunta siya ng Makati. Ang diskarte kasi dyan, mga tol, kapag nasa Makati ka na, mag-set destination ka na ng pasaut, Kalamba. Para pag pinasukan ka ng Paranaque, Kalamba, o Muntinlupa, matik yan, may pabalik yan, kahit hindi ka na mag-set. Pabalik po yan, malalaki ang ano, biga yan, mga long ride. Kaya nakuha ko lang yung diskarte na yun sa kanya, mga tol. So yun lang, mga tol, update na kung makamagkano ba ako ngayon, araw na to, Lunes ng March. Ano ba ngayon? Anong petsa na ngayon? March 4, Monday, mga tol. Ayan. Sige, update na tayo, mga tol. Balitaan ko kayo kung magkano nga bang kikitain natin. So yun, mga tol, nakakuha tayo ng Paangolo to eh. 1.6 kilometer yung pickup location. So 600 auto po yung akin, at saka yung babayaran niya ay 763. So ganun lang, mga tol, nakachamba tayo papunta ng uno to. Ayan o. So ayan, punta na natin, mga tol. So ayan, mga tol, pauwi na tayo. Bali, naka 3,999.60 tayo, mga tol. So sabihin na lang natin 4,000. Tapos meron akong tip na kulang 300. So, bali ang oras ay 6.53. Okay, no? 6.53, mga tol. So, kulang-kulang, ano ba tawag dito? Kulang-kulang 13,
hours tayo na biyahe mga tol. So pauwi na ako at magagas ako na ito mga tol. Bali nandito ako sa Angono. So uwi ako dito sa Taytay. Malapit lang ako mga tol. Siguro papunta sa amin nasa 10 minutes lang. So uwi na ako. So ganoon lang mga tol. So ganoon lang ang biyahe natin araw-araw. At hindi na rin lugi, sabihin natin ang gas ko ay nasa 900. So, alam ko ang gas ko na ito mga tol nasa 900 o 800 plus. So sabihin na natin 1,000. So meron tayong 3,000. Oh, meron ako 3,000 ha. Meron akong 3,000. So bali ma-minus natin yung panghulog ng sasakyan at saka maintenance 1,000. So 2,000 mga tol. I-minus pa natin yung 500 para sa bahay. Meron tayong savings na 1,500 mga tol for in case emergency at kapag tinamad tayo bumiyahe. So meron tayong pang-abono para panghulog ng sasakyan. So ganun lang mga tol. So 1,500 a day times natin sa 26 days. Hindi, wait lang. 1,500 times 26. 26 days kasi ang biyahe mga tol eh. Sa isang buwan. Kasi may coating. So meron tayong savings na 39,000 a month. Malinis po yan mga tol. Mas malaki pa po kikita yun dyan kapag mas masipag pa kayo sa akin. So ganun lang mga tol. Ingat, God bless. At ganito talaga ang biyahe, tiyaga-tiyaga lang. Dapat sanay ka rito sa kalsada, mahaba ang pasensya mo. At hindi ka mainipin. Ganun lang mga tol, maraming salamat. At thanks for watching.